Hayaan po ninyo na turuan ko kayo paano gumawa ng working paper. Ang ituturo ko sa araw na ito ay working paper para po sa 2307 is greater than Summary Release of Sales, SLS. Pagkatapos po ninyong mag-file ng inyong protest, ito po ay isang example ng protest na na-file na po. Paano siya masasabing na-file na? Ayan, may mga stamp ng mga government offices, official seal. Ang kulang dito, hindi ho pinirmahan ito nung nag-deliver. Usually, ano ho yan? TP representative. Dapat meron din ho yung pirma. Now, meron ho kayong very important move na gagawin. At ang move na yan ay makikita ho ninyo dito sa inyong preliminary assessment notice. Ito po siya. So, gagawa ho kayo ng working paper. At ang working paper na gagawin natin ay base dito sa undeclared sales na 10 million. Ito ho yung Schedule 1 na makikita nyo ho dito nakasulat. Parehas ho yan. So, sa Schedule 1, papansin ho ninyo, may mga pangalan ho ng tao. Ayan. Mga pangalan ho ng tao yan. Pag sinabing tao, kasama ho yan yung non-individual. Yung corporation, partnership, ayan, joint venture. So, tuturuan ko kayo sa araw na to, paano ba, sir, gumawa ng working paper in support doon po sa i-file ninyong protest. Ganito ang paggawa ng working paper. Pipiliin mo ngayon yung pangalan ng kumpanya. So, it's a formal working paper. So, abangan po ninyo mga ka-taxpayer kong minamahal yung kumpletong video nito. At ito po ay makukuha ho ninyo kung magme-member po kayo aking YouTube channel, makukuha ninyo itong video ito. Marami hong klase ng video at kung gusto naman po ninyo akong i-retain para maturuan ko yung mga inyong opisyal at inyong mga accountants, mga auditors, ay kontakin nyo lang po ako at nag-a-accept po ako ng hanggang 10 na kliyente sa mga panahong ito.